Maligayang pagbabalik sa Cine Recap KH. Warning, spoilers ahead. Ang pelikulang itatampok natin ngayon ay ang kwento ng pulis na pinadala sa Vietnam para kunin ang sumukong suspect na matagal na nilang pinaghahanap, ngunit nadiskubre niyang may malagim na pagpaslang ng mga turista nilang kababayan sa bansa. Ang pelikulang ito ay ang Korean crime action film na ipinalabas taong 2022 na pinamagatang The Roundup. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat! Sa South Korea na lumalaganap ang krimen, isa ang Southeast Asia na ginagawang taguan ng mga kriminal at ipinagpapatuloy ang mga gawaing krimen sa kanilang mga kalahi. Isa ang Vietnam sa pinagpupugada ng mga kriminal kung saan ang negosyanteng si Choi Yung-gi na naghahanap lang ng pagtatayuan ng kanyang negosyo, na biktima ng grupo ni Kang Hesang na ang gawain ay mangkidnap ng kapwa Koreano upang pagkakakitaan. Samantala sa South Korea, isang lalaki ang nang hostage na pilit inaawat ng mga kapulisan, dumating ang mga detective para pigilan sana ito ngunit wala silang nagawa. Dumating din doon ang isa pang detective na kilala sa pagiging brutal na si Masuk Du, habang inaawat ng kasamahan niya ang suspect dumaan ito sa likuran ngunit hindi niya rin sadyang makagawa ng ingay. Sinubukan niya nalang kausapin ang suspect pero hinito siya ng dala nitong patalim, pinili niya ding maging mahinahon ngunit sumugod ang lalaki, doon na niya ito pinabagsak at iniligtas ng mga kasamahan ng hostage. Patuloy pa ding pumapalag ang lalaki kaya pinatulog na ito ni Suk Do dahilan ang nasa balita siya sa brutal na pag-aresto, ganun pa man pinagkakatuwaan lang ng mga kasama niya ang nangyari. Ang kapitan nilang si John Ilman hindi natuwa sa nangyari dahil napag-alitan siya ng kanilang hepe. Nang balak sana itong kausapin ni Suk Do, pinigilan siya ng kapitan at kailangan niyang pumunta ng Vietnam para sunduin ang sumukong kriminal na nagtatago doon. Gusto ng mga kasamahan niyang sumama pero hindi pumayag ang kapitan dahil kailangan niya ng marunong magsalita ng Ingles at siya iyon. Subalit pagdating ng Vietnam na harang sila sa airport dahil ang totoo hindi rin magaling si Ilman sa Ingles. Maya-maya pa dumating si Park Chang-soo, isang consulate officer ng South Korea to Vietnam upang sunduin sila. Lumabas na din muna ang mga ito para maglibang pero nakakita si Suk Do ng mga gangster nilang kababayan na may dalang kontrabando ngunit bawal silang manghuli dahil wala ito sa kanilang jurisdiction. Kinalaunan sa opisina ng consulate, nakita ni Suk Do na napakadaming kaso ng mga nawawala nilang kababayan. Nagtataka din ito sa dahilan kung bakit sumuko ang kriminal, na konsensya lang daw ito na hindi naman kapanipaniwala. Personal nang inalam ni Suk Do ang dahilan ng pagsuko nito ngunit ayaw niyang magsalita. Sa pilitan nila itong pinaamin hanggang sa nagsalita itong tinangkasang patayin ng kasamahan bilang alam ng mga detective na tatlo silang magkakasama palagi. Nang malaman nila ang address agaran na nilang pinuntahan ng lugar, nakalock ang pintuan ng bahay pero sinira ito ni Suk Do. Pagpasok sa loob na diskubre na lang nila ang kriminal na wala ng buhay at hinihinalang may pumatay, binalikan nila ang bilanggo para alamin ang katotohanan ngunit pinigilan si Suk Do ng consulate officer sa pananakit dahil magkakaproblema sila. Dahil doon balak niya nalang pakawalan ang bilanggo pero tumanggi ang lalaki na tila takot na parang may itinatago. Sa huli inamin niya din ang katotohanan na may kinidnap silang tao kasama ang nagngangalang Kang Hesang. Ikinwento niya ang nangyari na habang paalis na sila nagkaroon ng di pagkaunawaan sa pagitan ng grupo nila at Kang Hesang, dahil sa nangyari nakatakas ang negosyanteng kanilang kinidnap at hinabol sa damuhan. Nang mahuli nila si Choi Yung-gi, inalok sila nito ng malaking halaga na nasa hotel niya nakatago. Ayos na sana ang usapan ngunit pagdating ni Kang Hesang walang habas na pinatay nito ang negosyante. Hindi nagustuhan ng kasamahan nila ang ginawa niya subalit pati ito pinatay din ni Kang Hesang kaya pinili na lang nilang manahimik at sumunod sa ipinag-utos. Nakuha din ng tauhan ni Kang Hesang ang pera ng negosyante sa hotel nito pero hindi pa din siya kontento. Bago pa nila nailibing ang bangkay, tinanggalan niya ito ng bahagi ng katawan upang hinga ng ransom ang pamilya ng negosyante. Dalawang araw nang makuha na ang pera, tumakas na sila ng kasama niya ngunit nakaramdam siyang may sumusunod sa kanya na hinala niyang pinapapatay siya ni Kang Hesang. Ito ang dahilan kung bakit siya sumuko at nagmamakaawa na ibalik na sa Korea. Ngunit bago bumalik ng Korea, gusto munang mahanap ni Suk Do ang katawan ni Choi Yung-gi. Mariin namang tinututulan ito ng consulate officer dahil magiging malaki lang itong problema sa kanila pero sang-ayon ang kapitan kay Suk Do. Kinabukasan din, tinawagan ni Suk Do ang mga kasamahan sa Korea upang alamin kung may report sa pagkawala ni Choi Yung-gi at impormasyon patungkol kay Kang Hesang.
Pagkatapos pinuntahan nila ang address na ibinigay ng bilanggo pero nakakondado ang bahay. Nang sisirain na ni Sukdu ang pintuan, pinipigilan ito ng consulate officer dahil ilegal ang ginagawa niya na maaari nilang ikakapahamak. Pero hindi nagpaawat si Sukdu at itinuloy ang pagsira ng pintuan saka sila naghukay sa paligid para hanapin ang bangkay, hindi rin nagtagal natagpuan nila ito at napag-alamang hindi lang nag-iisa. Nagulat ang lahat sa nahukay at tinawagan ni Sukdu ang kakilala niya na nasa Vietnam para mangalap ng impormasyon ni Kang Hesang, nalaman niyang hinahanap din ito ng lokal na gang na pinamumunuan ng nagngangalang Rako. Bigla namang dumating ang hepe ng lokal na pulisya na galit dahil sa ginawa nilang wala sa kanilang jurisdiction, sinubukang ipaglaban ni Ilma na tama ang ginawa nilang ngunit napansin ni Sukdu ang mga tauhan nito kaya pinigilan niya ang kapitan. Samantala natagpuan na ng gang ang tinitirhan ni Kang Hesang pero wala ito doon bukod sa natagpuan nila ang nakatago niyang pera, nagtungo naman sila Sukdu sa nakuhang address ng lokal na gangster. Ngunit nang alamin niya ang leader ng mga naroon na palaban siya sa mga ito, isa-isang pinabagsak niya ang mga gangster. Nakaharap niya din ang pinuno na agaran niyang napatumba, bumunot pa ito ng baril pero mabilis itong naagaw ni Sukdu at pinagbantaan ang lahat na naroon na puputukan kung kikilos ng masama. Pagkatapos inalam niya kay Rako ang dahilan kung bakit hinahanap nila si Kang Hesang, sinabi nitong may nagbayad daw sa kanila na nagmula pa sa South Korea para hanapin. Isinama nila ang tauhan ni Rako na nakakaalam sa lugar, habang nasa daan na napag-alaman nila mula sa Korea na isang malaking negosyante ang ama ni Choi Yung-gi ngunit wala itong ini-report patungkol sa anak na nawawala. Sa ibang eksena kakauwi lang ni Kang Hesang sa tinitirhan niya, nag-aantay na doon ang gang na nagmula pa sa Korea upang itumba siya. Pero nakahalata si Kang Hesang bago pa pumasok ng bahay, isa sa kasamahan nila ang tinapos niya sa loob na ikinagulat ng lahat. Nagpang-abot ang gang at si Kang Hesang kasama ang isa niya pang tauhan kung saan brutal silang nagpatayan, pero hindi umubra ang mga ito hanggang sa nagawang mapatumba nila lahat at nalaman nitong nawawala ang nakatabi niyang pera. Pinaamin ni Kang Hesang ang namumuno sa gang at sinabi sa kanyang ama ni Choi Yung-gi ang nag-utos sa kanila, pagkatapos tinawagan niya si Mr. Choi, dismayado ang matanda na buhay pa ito. Galit na galit si Mr. Choi sa pagpatay niya sa anak, gusto namang mabawi ni Kang Hesang ang pera at nagbantang pupuntahan siya sa Korea. Kinalaunan nang dumating na sila Sukdu sa lugar, laking gulat na lang nilang nagkalat ang mga patay na katawan sa loob ng bahay. Bigla ding inatake ang kapitan kung saan naroon pa pala si Kang Hesang, nang marinig ni Sukdu ang nangyari pinigilan niya ito ngunit pinagtulungan siya ng dalawang kriminal. Pero hindi umubra ang dalawa sa lakas niya, pinaputukan din ng baril ni Ilma ng mga ito kaya tatakas sana si Kang Hesang pero napigilan siya ng detective, ngunit dahil sa tauhan nito tuluyan nang nakatakas ang kriminal pero nagawa niyang mapatulog ang kasamahan. Agarang isinugod sa ospital ang kapitan dahil sa tama nito, napag-alaman din ni Sukdu na nakaharap sa iba't ibang kaso si Kang Hesang sa pangingidnap at pagpatay ng mga Koreanong turista. Pinapauwi na din sila ng kanilang hepe dahil sa gulong ginawa nila sa Vietnam, pinapatigil din sila ng consulate officer pero ayaw pumayag ni Sukdu dahil gusto niya munang hulihin ang kriminal maging ang kapitan ay sang-ayon na sa kanya. Nakaisip si Sukdu ng paraan para mapasok ang silid ng kasamahan ni Kang Hesang na bantay sarado ng pulisya. Sinabihan niya itong mapapatay lang siya doon sa mga ginawa niya, nakipagsundo siyang ituro ang kinaroroonan ni Kang Hesang at ibabalik niya ito sa Korea. Pinapadeport na din sila ngayon ng otoridad ng Vietnam dahil sa gulong idinulot nila, dumating si Sukdu na pumapayag ng umuwi dahil alam na niya ngayon kung nasaan ang kriminal. Pagdating sa Korea agarang pinuntahan nila Sukdu ang dating gangster na si Chang Yiso na ngayon ay nagpapatakbo ng ilegal na tour, ayaw pa sana itong makisama kaya pinagbantaan niyang sirain ang opisina nito. Wala nang nagawa si Yiso sa takot, nakakuha sila ng impormasyon mula sa tinatawag na Captain Wan Ai na may dumating na ilegal na barko sa daungan ng Gampyong mula sa China, agara nilang pinakuha lahat ng CCTV footage sa lugar upang masuri. Kinagabihan sa estasyon iniisa-isa ng mga detective ang mga kopya ng CCTV hanggang sa nakita nila ang kahina-hinalang tao, nang exhume ang litrato na kumpirma ni Sukdu na nasa Korea na nga si Kang Hesang. Nalaman din ni Mr. Choi na nasa bansa na ang pumatay sa anak, pinahanap niya ito sa mga tauhan buhay man o patay at nagdagdag ng mga tauhan na magmula pa sa ibang bansa para sa siguridad niya.
Samantala, binisita ng mga detective ang burol ni Choi Yung-gi, nagpasalamat ang ina nito na si Mrs. Kim sa pagbalik niya ng katawan ng anak sa kanila. Matapos nito umalis si Suk-du habang naiwan ang dalawang kasamahan niya para magbantay doon, pinuntahan niya ang natagpo ang sasakyan na ginamit ni Kang Hesang pero wala silang nakuhang palatandaan kung nasaan na ito ngayon. Sa burol habang paalis na si Mr. Choi, hindi nila alam na kasabay pala niya sa elevator si Kang Hesang. Nagpakilala ito sa kanila at doon na nakatapat ng tauhan ni Mr. Choi ang pumatay sa anak. Sinubukan niyang tumulong ngunit wala siyang nagawa, napatay din ni Kang Hesang ang tauhan niya sa loob ng elevator. Sa parting napatay din ang lahat ng mga inupahan ni Mr. Choi na tauhan, kasamahan pala ni Kang ang dalawang kriminal para maisakatuparan ang masama niyang plano sa negosyante. Nakita ng detective sa CCTV ang pagdukot kay Mr. Choi at agarang inalarma ang kasamahan para pigilan, pero di na nila ito nahabol pa. Kinalaunan sa istasyon na panood na lang nila ang video na ipinadala kay Mrs. Kim na nanghihingi ng ransom para sa buhay ng kanyang mister. Nalaman din ng mga detective na may iba pang kasabwat na kriminal si Kang Hesang na magkapatid na nagmula pa sa Pilipinas nagtatago. Pinag-aralan nila ang video footage ngunit hindi nila makumpirma ang lugar. Wala din silang ibang lead sa mga suspect kaya nakipagtulungan na si Mrs. Kim sa mga pulis. Plano nilang gawing cash ang pagbabayad ng ransom upang matuntun nila ang kinaroroonan ng mga ito. Pagkatapos pinakausap na kay Mrs. Kim ang kriminal para sa transaksyon na may tibay na loob pero hindi niya din kinayang maging matatag sa huli sa mga nangyari sa pamilya. Hindi rin pwedeng pulis ang magmamaneho para kay Mrs. Kim sa paghatid ng pera. Naisip ni Suk-du gawing driver si Jang Yi-soo na kasalukuyan na namang nanloloko ng tao. Samantala, nagpahanda na si Kang Hesang ng bangkang masasakyan kay Captain Won Ai para sa kanilang pagtakas matapos makuha ang pera. Kinabukasan, nakahanda na ang lahat ng kapulisan para hulihin ang mga kriminal. Nagrereklamo naman si Jang Yi-soo sa pinapagawa sa kanya ng pulis na talagang napipilitan lang siya. Agara na din silang umalis para puntahan ang lugar ng pagpapalitan. Nakasunod naman ang mga pulis sa kanila hanggang sa lumabas na ang magkapatid habang kasalukuyan ding hinahanap ng iba pang pulis ang posibleng lokasyon ni Kang Hesang. Nang maipit sila sa trapiko, nakita na ng pulis ang magkapatid, pero hindi siya nakilala dahil nagpapanggap itong delivery truck. Biglang tumawag si Kang Hesang kay Mrs. Kim na kailangan niyang mag-U-turn. Wala silang nagawa kundi bumalik, dahilan ng nagkagulo ang posisyon ng pulisya upang hindi sila mahalata. Gusto na namang pag-U-turnin ulit ni Kang Hesang si Mrs. Kim na ipinagtataka na niya, pero wala silang pagpipilian kundi sumunod para mailigtas ang asawa. Samantala, natagpuan na ng kasamahan nilang detective ang lugar mula sa video footage. Nakita ang sasakyang ginamit pero wala doon si Mr. Choi. Pinasok ng detective ang gusali para maghanap hanggang sa natagpuan niya din sa wakas si Mr. Choi. Nang ilalabas na ito ng detective, dumating si Kang Hesang at tinangka siyang patayin. Buti na lang paparating na din ang iba pang mga pulis, dahilan nang tumakas na ang kriminal at nakaligtas siya. Huli na nang dumating ang kapitan sa lugar, nakita na lang din nilang malubhang sugatan ang kasamahan. Matapos makatakas ni Kang Hesang, pina-address na niya ang mga kasamahan sa kanilang plano dahil hinala niyang sinusundan sila ng mga pulis, ayaw maniwala ng magkapatid dahil wala naman silang nakita at para makuha na din ang pera. Tinawagan ni Suk-du si Jang Yi-soo upang ipaalam kay Mrs. Kim na ligtas na ang asawa niya. Pinaalam din itong sinusundan sila ng mga kriminal at nagplano ng gagawin para mahuli ang mga ito. Ngunit hinarangan ng magkapatid ang sasakyan nila, pinalibutan sana ito ng mga pulis subalit sinubukang tumakas ni Jang Yi-soo at pumasok sa parking ng isang mall. Hinabol din sila ng mga kriminal sa loob pero bumangga ang mga ito. Nang tatakas na sana walang ibang iniisip si Jang Yi-soo kundi ang pera na baka maagaw ng mga kriminal, pumasok na sa loob ng mall si Mrs. Kim habang itinakas ni Jang ang pera pero nakasampa ang kriminal sa sasakyan niya. Pinipigilan siya ng detective na muntik na niyang masagasaan at napatalsik ang kriminal, ngunit pagkatapos nito pinagkainteresan na ni Jang Yi-soo ang pera at itinakas. Dumating din ang iba pang detective sa mall upang hanapin si Mrs. Kim. Nakaharap din ng bag itong pulis ang kriminal at muntik nang mapahamak, buti na lang dumating ang kasamahan niya sa kanila, ito pinagtulungang mahuli. Sa loob ng mall kasalukuyang hinahabol si Mrs. Kim ng isa pang kriminal, nang mahuli siya nito narinig ni Suk-du ang kaguluhan kaya napigilan niya ito sa binabalak. Sinubukan pa nitong lumaban sa kanya, doon na ipinakita ni Suk-du ang pagiging brutal niya at pinatulog ang kriminal.
Samantala, habang papatakas na si Jiang Yisu, biglang may bumunggo sa kanya na si Kang Hesang ang may gawa. Agaran niyang itinakas ang pera at sumakay ng taxi kaya hindi na ito nahabol, ibinaling na lang ni Kang sa traffic enforcer ang galit. Masayang masaya na ngayon si Jiang Yisu matapos makuha ang pera na magpapabago sa buhay niya, balak nitong tumakas patungo sa ibang bansa sa tulong sana ni Captain Wanay, ngunit dumating doon si Kang Hesang at narinig ang usapan. Nang susunduin na ito ng tauhan ng kapitan, dumating si Kang Hesang, nagtapang-tapangan si Jiang Yisu pero nang labasan ito ng itak, kusa na niyang ibinigay ang nulita na puno ng pera. Pagkatapos sumakay ng bus si Kang Hesang para tumakas na, sinundan ito ni Jiang Yisu upang magmanman. Matagumpay na nakaalis ang kriminal na inaakalang makakatakas na, pero pagdating sa tunnel pinahinto ang sinasakyan niyang bus. Dumating si Detective Masukdu at pinababa ang lahat ng mga pasahero ng bus para hulihin ang kriminal. Matapos makababa ng lahat, nagkaharap ang dalawa sa matinding laban kung saan halos mawasak na ang buong bus sa kanila. Kahit wala talagang laban si Kang sa pulis, patuloy pa din itong nakikipagsabayan na tila walang kapagudan, dahil ayaw niya pa ding tumigil. Pinatalsik na siya ni Sukdu sa harap ng sasakyan, ngunit nang hulihin na niya, lumalaban pa din ang kriminal kaya pinatahimik na ito ng detective. Pagkatapos dumating din ang mga kasamahang pulis, laking gulat ng kapitan sa paninira ni Sukdu ng bus at kotse. Sa huli, tinawagan ni Sukdu si Jiang Yisu para magpasalamat sa ginawa niya. Matapos plano pala nilang dalawa ang lahat para mahuli ang kriminal na si Kang Hesang, nagbigay daan din ito para magkasundo ang Korea at Vietnam sa paglutas ng kaso ng kanika nilang kababayan. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!